Bali, ako pala yung unang bunso nung wala pa si Jojo. So, simula pagkabata, is kung kukwento ko lang yung pagkabata ako. So, alam naman natin na magkasunod kami ni Kevin. So, simula na kung naging teacher niya nung grade 1, hanggang, ewan ko anong grade, siya lahat, nagiging teacher ko rin. So, simula kinder, naranasan ko yung, ano ba tawag dito, disappointment? Compare? Discouragement. Kasi, sabihin ng mga teacher ko, unang pasok pa lang, kapatid mo si Erwin, matalino yun ah. Magaling yun. Kapalit na lang kasi ako ni Kevin. So, mahina ako sa lahat ng bagay natin. So, ako yung estudyante na makikita mo, umagang-umaga, nakatayo sa pisala. Kinuburon, kinabalo. Ang ugali ko kasi dati, alam niyo kasi doon, na nagtanim ako sa'yo ng sama ng mga bagotan tao. Lahat ng teacher ko simula kinder hanggang college na hindi maganda yung tungkol sa akin. Dinala ko yung pagtanda ko. Tingin ko sa sarili ko dati, ano ako, pelo. Kahit nakagraduate ako ng college, hindi naman ako nakapagtrabaho. So, nag-apply ako, walang tumanggap sa akin. Then, yung kwento ni Daddy kanina about dun sa anak. Tsaka yung mga kwento kanina na pinalabas sa ano. Tungkol na lang naman yung ano. Pagmamahal ng ama. Dahil, sabi nga ni Daddy, may decorative siya. Ako yun. Gusto ko. Yung hindi na ibigay ng mga teacher na pabot na kahit kaya binigay. Sa akin binigay ni Daddy. So, mas pinili. Kumbaga, napariwara ako. Kung yung pag-i-rebelde nyo, siguro wala sa kalahati ng pag-i-rebelde ko dati. Pero, hindi nagbago yung sa akin ni Daddy. Hinayaan lang nila ko, wala akong narinig sa kanila na masama kahit kay Mami. Kahit naging basos ako sa magulang ko. Ang lago lang narinig, may tamang panahon para sa akin. Kasi niya nag-aaway nga kami hindi ko siya regalo sa asin kasi bakit siya yung pinapagalitan pag nagiinom ako dati? Bakit yung mga kaibigan ko, misa natanggo kay Daddy kay Mami? Bakit? Yung mga kaibigan ko pinapagalitan nila, hindi ako. Kasi nga, pagtagtanim ako ng sama ng loob, tumatagal talaga. Pero habang nung nakilala ko na si God, tinanggal niya yun. Halos siguro, siyempre tao tayo, misa nagagalit tayo. Nawawala yun agad. Tapos kanina, pinarealize sa akin ni God na ganun pala yung pagmamahal ng ano, pagmamahal ng isang ama sa anak, no? Kahit na napariwala tayo, iintay niya tayo para magbalik at ganun pala yung pagmamahal niya sa atin. So yun yung ano po na ano, bilang isang magulang pala, no? Napaka ano pala nila, yung sacrifice nila, na makita nila yung anak, ibibigay nila yung anak, pero once na nag-rebelde ka, babalik ka, tatanggapin ka pa rin ang buo ng mga magulay. Yung sacrifice ni God the Father, nung inanin niya si Jesus, sinacrifice, hanggang sa hindi niya nakaya ng makita na ano, i-stop lang hirap. Dahil mararamdaman mo pag isang magulang ka na. At saka, kaya nakikita niyo ako dito sa harapan, dati hindi niyo ako mapapatayo dito. Dahil nga sa trauma na nangyari sa akin sa mga bata pa,
simula elementary hanggang college, hindi ako tumatayo sa harap. Yun po, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Inayos niya yung buhay ko. So, yung isang failure na bata dati, na walang naniniwala, ngayon, tinuturuan ng ligat na tumayo sa tamang landas. At saka hindi niya ako pinabayaan. So, hanap buhay, hindi ko yung nasaan, na ibibigay na sa amin, na para sa kami din, walang trabaho, nasa bahay lang. Pero yung provide ni God sa aming mag-asawa, na nakakatulong kami sa mga magulang namin, sa kapatid, is napaka-sarap sa pakiramdam na alam mo, nandiyan pala si God kahit napakasama akong tao dati. Tingin ko sa sarili ko talaga napakasama akong tao dati. Pero hindi tayo pinabayaan ni God. Nandiyan pa rin siya kahit anong gawin natin. Basta magbalik lang tayo sa Kanya. Yun lang, napatunan ko ngayon. Salamat.